What's up guys, what's up? So for today's video is mag-unbox tayo na cordless drill from Inco. Huwag na natin patagalin pa, let's begin. At ito naman yung laman niya guys. Ayan, warranty card. User manual na may kasamang magnetic flat and star screw. Ito naman yung battery niya guys. So, mabigat-bigat siya. 12 volt, 1.5 Ah. Ito naman yung charger niya. 13.5, 0.65 ampere. So, medyo matatagal to siya guys, magcha-charge. At syempre, ito naman yung pinakabida sa lahat, ang cordless drill. Wow. So, mabigat-bigat siya guys. Yung quality ng casing niya is solid naman. So, testingan natin guys. Ayan. Wow, it's working guys. So before we start guys, kilalanin muna natin yung basic parts at functions. Sa pagtanggal ng battery, so just press lang itong dalawa. Ayan. So press tsaka hatak. So sa pagbalik naman is ganito lang guys. Push mo lang to. Kapag nag-click na yan is nag-okay na yan. At ito naman yung trigger niya. Variable speed to siya guys. Kapag kunting pihit lang is mahina lang yung ikot niya. Kapag pihit mo ng maigi, is lalakas din yung ikot niya. Ito naman din yung battery indicator niya guys. So may pula, orange, tsaka green yung sa dulo. Ibig sabihin guys, full yung battery na natin. Ito naman yung ilaw niya guys, automatic mag-on kapag pinisil mo yung trigger niya. Meron din tayong reverse at tsaka forward. Kapag yan naka-diin, ibig sabihin reverse yan. Ayan. At kapag naka-diin tong isa is forward. So may arrow siya guys, forward. Yung. And so kung napapansin nyo guys, may mga numbers, yan yung tinatawag na torque. 1 to 15 plus 1, yan, so 16 lahat. So itong 1 to 15, ito yung para sa mag-screw. Yan, kung malambot yung i-screw natin or i-unscrew, dito tayo sa lower torque. At kung matigas-tigas naman yung i-screw natin guys, dito tayo sa higher torque. Mag-drilling naman tayo guys, is dun tayo sa 16. At yung drill naman guys na kaya niyang ipasok is hanggang 10mm lang. So yun, automatic lock din siya guys at automatic release. Pag naka-reverse yan is para luwag. Pa-forward naman siya guys is pahigpit. So hawakan nyo lang to guys. Ayan, ayan, ito to. Hawakan nyo lang to at i-press nyo lang. So pa-forward is pahigpit. Ayan. So magsasample muna tayo para makita nyo talaga. So reverse, ayan, pa luwag, pasok na natin. At forward, ito yung pahigpit. Ayan, so alalayan nyo lang guys yung drill bits natin. Ayan, ayan. So matik na siya naglalak. So ayan guys, itesting na natin mag-screw. So ito yung gagamitin natin, yung pangkahoy lang at ito yung pag-screwhan natin. So ito yung pinagpaktisan ko guys. Isip natin sa medium torque lang tayo guys, sa 9. Ayan, 9 or 7, 9 or 10. Pero sa akin guys, 9, tama lang yung 9. Yung ganito kakapal at ganito katigas na kahoy. Okay, so tarats nga natin. Ayan. So baon na baon siya. Wow! So guys, yung narinig nyo yung ngayon, parang lumalagatik. Ayan. Ayan. Ang tawag doon, run out brake. So, i-prevent niya para hindi siya gaano babaon. So, yun na yung purpose kung bakit may torque dito. 1 to 15. Sa mga malalambot, 1 to 5 lang tayo. Or 6. Sa mga matigas-tigas is 5 to 9. Sa mga sobrang tigas is 9 to 15 na tayo. Okay, so try naman natin i-unscrew to guys. So, simple lang.
i-reverse lang natin. Then, unscrew na lang. Ayan. So, ang tanong, paano kung nasubraan or nagkulang yung seat natin? So, ganito mangyayari, guys. Ayan. So, for example, isip natin sa 3. At yung i-screw natin is matigas-tigas. So, ganito ang mangyayari, guys. Ayan. Nakita nyo, di pa siya totally na bumaon, pero nag-run out brake na siya. Okay? Kapag nag-sobraan naman, is ganito mangyayari. So, example, sit na natin sa 15, tapos matigas-tigas lang konti yung kahoy, ganito yung mangyayari, guys. Ayan. Ayan. Nakita nyo, guys? Ayan, nakita nyo. Nakabaon na yung tornilyo pero pilit pa rin yang iikot. So, yung resulta is mabibilog yung kulo niya. Ayan. At nasisira itong dulo ng screw natin. Ito yung resulta kapag nasubraan yung pag-sit na. Kaya naman natin itong tubo. Ayan guys. Ayan. So, hindi siya manipis guys ha. Ayan. So, sit natin sa pinaka highest na set. Yun, parang kaya niya guys. Ayan. Yun. Yun. Kapal yung tubo. Ayun guys, kaya niya ang butasin. So ngayon guys, try naman natin kung uubra siya sa simente. So ngayon guys, nahirapan siya guys. So, understandable naman kasi wala siyang hammer function. Uh-oh. Walang nakalagay guys kung ilang oras. Ilang oras to rin siya i-charge. So, but I think guys, ito siya. Napansin nyo, green. Pag isakat natin guys, is magiging red. Ayan. Subukan muna natin guys ng ilang oras. So ayun guys, ayan. Nagdilaw na siya. Ay, dilaw. Nag-green na siya guys. So ibig sabihin, nagpo-protect siya kapag full na to, nagpo-protect tong charger niya. Para hindi siya ma-overcharge. Wow! So, kung napapansin nyo guys, umilaw na yung tatlo. Red, orange, tsaka yung green. So ibig sabihin yan guys is full. Full yung battery natin. So ngayon guys, itest naman natin hanggang ilang oras siya magagamitin. Ayun guys, nakahiram tayo ng cellphone. So, mag-add na lang tayo ng 10 minutes. Check is about right now. So, yan guys. At exactly 1:18. Yan, matay siya. Hindi na siya kamatay guys. Ayan. So, wala siya. Totally off na siya guys. So guys, tapos na tayo mag-testing. Ang mai-comment ko lang. So unang-una guys, di ko talaga akalain na China made to kasi sa quality pa lang ng item is maganda na siya guys. Wow! Para sa akin sulit yung 1000 nito guys. Kaya lang wala siyang box, carton lang at yung ito lang yung libre niya na accessories.
So, kasama na to at kasama ang isang battery. So, kung gusto niyo guys, pangbakbakan talaga, ay yung piliin nyo is higher na capacity ng battery at may hammer function. Ito kasi guys, is wala siyang hammer function. Drilling lang at screw. Screwing. Ayan. Yung charger niya guys is may overcharge protection. At yung battery naman niya is may low voltage protection. So itong cordless drill na to is para lang to sa mga magagaan na trabaho. So hindi to pwede sa mga bakpang-bakbakan talaga yung isang araw na trabahoan. So hindi to pwede guys. Kasi isang battery lang, tapos mabilis-bilis din siyang malubat at hindi siya gaanong malakas. Kasi pang medium lang siya na trabaho. So hindi talaga siya pangbakbakan. Okay? So ayun lang guys yung masasabi ko. At hanggang dito na lang muna. So salamat sa panonood guys. At syempre kung nagustuhan niyo itong video na to, just click the like button at pa-subscribe na rin po guys. At i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa next video na i-upload natin. So guys, hanggang dito na lang muna. Signing out.